daw ng pagpunta ko ng Megu, hindi ako pwedeng pumasok sa dorm kasi kailangan ko magpa-swab test, guys. So swab test muna ako, tapos after ng swab test ko, waiting for result, tapos magka-quarantine ako ng 14 days. Tapos after ng ano, pag after ng 14 days quarantine ko, tapos okay naman yung result ng swab test ko, pwede na akong pumasok sa trabaho ko. So ngayon, kailangan ko kasi ng SPA kasi yung niloan kong bahay, hindi siya maitetake out hanggat hindi yung SPA is, kailangan na kailangan ng maibigay ko ngayong month para hindi ma-forfeit yung bahay ko. So ngayon papunta na ako ng Taipei, kaya kailangan namin mag-swab test pa pagdating ko mamaya. Kailangan ko mag-swab test kasi dito sa Taipei, dito yung mas maraming nagkaroon ng mga positive, napakadaming count ng positive sa COVID-19. Kaya kailangan ko, guys, na mamaya ng swab test tsaka quarantine for 14 days. Babay muna. So, andito na tayo sa ano, akyat tayo sa second floor. Andito na tayo sa Meiko para pagkuha ng ano, SPA. So, ayan ang Meiko. Ito yung lobby ng Meiko. Ang appointment ko dito is 12:30 pa. So guys, pauwi na tayo ngayon. So hindi ako nakapag-video doon sa loob kasi bawal yung mag-video doon. Kaya eto, waiting ako ng ano, ng taxi na inano ko kanina. Inarkil ako. Nag-arkil ako ng 1,800 yung ano, balikan na. Taipei to Hsinchu. So papakita ko na lang mamaya pala pagdating ko sa bahay yung ano, yung kinuha kong SPA para sa housing loan. So ito yung itsura ng ano, new Meiko, Meiko Taipei. Ito yung itsura nila. Mas maganda ngayon kaysa yung doon sa dati. Yun. So hindi ako doon nakapag ano, nakapag video kasi bawal. Kailangan patayin mo yung cellphone mo po. Sige guys, andito na yung sasakyan na na-arkil ako. Ito na yung sasakyan na inarkil ako. Parang nagagalit na ata eh. Hey, puiso! Ah, si she. Pauwi na ako. On. Going back to Hsinchu. Thank you, Lord. At okay na yung ano ko. Wala na akong ibang gagawin. 2 weeks later. Iko-continue ko na yung ano, yung video ko dun sa pagkuha ko ng power, special power of attorney sa Meiko Taipei. Ngayon kasi yesterday lang ako nakalabas ng quarantine. Nakalabas ng facilities. So, na-quarantine ako ng even na hindi ka man doon na ano na nakasalamuhan ng kung ano-ano. Once kasi na pumunta kami ng dito kasi sa company namin, protocol dito is pag once na pumunta kami ng Taipei, ma-quarantine kami ng 14 days tapos ano guys, mag-swab test kami. So, waiting kami ng result ng ano ng swab test namin bago kami palalabasin ng quarantine facilities. So, eto na nga, nakalabas na ako. Simula nung pumunta ako dun, simula nung nagpunta ko ng Taipei, after ng Taipei, hindi na ako nakapasok dito sa apartment ko. Diretso na ako sa quarantine facilities. Dinala na kaagad nila ako dun. So, hindi ako dun nagagawa ng hindi ko na continue yung video ko doon. Dito ko na siya kinontinue sa apartment. Kasi, ano, syempre nakakahiya naman doon yung mga tao doon sa kabilang room. Kasi,
ano yun, tag-iisang room kami doon eh. Siyempre, magkakadikit-dikit yung room. Pero hindi kami magkakasama sa room. Ngayon, yung pagkuha ko ng special power of attorney, eto na siya. Kasi guys, kumuha ako ng bahay. So, ito na lang talaga yung naantay for take out ng bahay. Ang tagal na yun, hindi na ilalabas kasi nga kulang ako ng isang docs ng ano, itong sa special power of attorney ko to na may red ribbon, no? Ipapa-red ribbon ko. So, ngayon, mamaya, ipapadala ko na to sa post office papuntang Philippines. Ngayon, guys, may sasabihin ako sa inyo kasi ako, may nagkamali ako dito sa nakuha ko. Ngayon, ito kasing ano, ito kasing yung address. Lahat, guys, ng mga sinusulat mo kailangan tama. Hindi ko alam to kung tatanggapin to sa Pinas. Bahala na. Ito guys na nasulat ko, yung ano, yung naka-appoint sa akin na mag-aayos ng ano, ng naka-appoint sa akin na mag-aayos ng mga requirements ko. Ito guys yung ano, nasulat ko, mali yung address. Ah, kulang yung address sa pinakang huli. Kasi nailagay ko dito guys, Dasmariñas, Cavite instead na Cavite, Dasmariñas lang Kaanwan. So, mali yung nailagay ko. Kaya guys, pag kayo umano ng mga gantong, ano, importanteng dokumento, double check nyo guys. Kasi, ako first time ko din naman kasi to. So, ngayon, tiningnan ko naman to, pero bakit mali pa rin? Dinouble check ko na, pero mali pa rin. Kaya kayo guys, ano nyo ha? So ngayon na-quarantine ako, kukuwento ko lang, na-quarantine ako ng 14 days, kan nakalabas pa lang ako kahapon. Ngayon, pagkuha doon guys, kailangan ang pagpunta sa Mexico, before ka pa lang na kukuha sa Mexico ng mga dokumento, meron na kasi ngayon na ano na magpapa-appointment ka. Nagpa-appointment ako ng noong 13 August 13, 2021. Nang alas 12, nagpunta ako doon, nagtaxi nga lang ako kasi ayoko din na ano kasi ang dami-daming mga positive pa doon. Nagtaxi ako papunta doon, so in-expedite ko itong anong to, kahit magbayad ako ng sobrang ang mahal nito guys, dalawang special power of attorney ko, nasa 1.8 yung isa nito, 1.8 na to. Tapos, yung taxi ko pa is $180 plus nag-add pa ako ng $400 per hour kasi nga yung appointment ko is 12:13. Dumating kami doon ng alas 10. Tapos syempre inantay ko pa tong i-release kasi ayoko nang bumalik pa. Ngayon, ano siya? Umabot siya ng $2,600. Ang laki-laki guys na naubusa na ano na gastos ko ngayon. So ngayon ito magpapaano ka muna. Magpapa-appointment ka. So that kung ano yung pina-appointment mo doon, oras tsaka ano, oras tsaka date. Yun din dapat 15 before ng appointment mo dapat nandoon ka na. Kasi para hindi na antala. Ngayon, pag dinadapos mo doon, mayroon doon pipilian, guys. Kung gusto mo lang ng ano, hindi siya, babalikan mo siya, magpapa-appointment ka na naman ng for releasing. Babalikan na naman. Mura lang yun, 200. So, ako, pina-expedite ko na siya. Umabot siya ng 1.8. Pero nakuha ko kaagad after 1 hour. Nakuha ko kaagad kasi ayoko nang pabalik-balik doon. Magpapa-appointment ka, guys. Appointment, tapos yung date ng appointment, kailangan mong puntahan siya. Tapos, ano, magsusulat ka at i-double check mo guys yung mga sinusulat nyo para wala nang antala. Kasi itong sa akin, medyo nagkamali talaga ako sa ano. Dapat, instead na lang ka, na ilagay ko Cavite-Cavite. Sa sobrang siguro na pagmamadali ko, sa sobra din ng ano, kasi hindi ako pwedeng magtagal doon kasi may mga taong pumapasok-pasok. Siyempre ako, kinakabang ko din naman ako sa kalusugan ko. Ayoko din naman na kung sino-sino makakasalumuha ko doon. So, ayun nga, kahit na ganun nga yung ginawa ko. So, kailangan ko pa rin sumunod sa protocol ng company namin na mag-14 days ka na, ano, na quarantine.
Tapos, swab test ka. Hindi ka pwedeng papasok sa company hanggat wala pang result kung positive or negative ka doon sa result ng random ano test ng COVID-19. So, guys, ngayon, ipapadala ko na to sa post office. Basta, kailangan, yung mga ginagawa nyo na importante yung documents na pinapapirmahan nyo sa attorney, kailangan may ano yan, may mayroong double check nyo yan, ha? Kailangan ano, maayos, kasi mahirap na. Kailangan din natin ng yung oras natin masasayang, pera natin masasayang, tsaka hindi pa natin alam kung pagdating sa pagpapasahan natin ito ay kung tatanggapin ng ganito. Pero hopefully na ito maging okay, kasi parang pwede naman siguro ngayon ito na paggawan ulit sa Pinas ng Special Power of Attorney for ano, correction lang dun sa naka-appoint sa akin na mag-aayos ng ano ng mga papeles ko. So ano naman, klaro naman pagdating lang dun sa ano, naging dalawa lang talaga yung Cavite instead na lang kaanwan naging dalawa. Kaya so guys, laging i-double check. Yun ang payo ko sa inyo. Lahat ng importanteng dokumento, laging niyong i-double check. Huwag maging kampante. Kasi ako naging kampante ako. Ah, hindi naman sa, siguro hindi naman sa pagiging kampante ko. Kasi nagmamadali lang talaga ako. Kasi iniisip ko, may mga darating pang tao. Ayoko nang may makasalamo kasi delikado ngayon. So guys, andito ako sa Taiwan. Ganito yung ano, kailangan naka-red ribbon yan. Andito ako sa Taiwan. Tapos, ano, dito kasi masyadong delikado pa ngayon kasi andami, mayroon pang mga nagpa-positive sa COVID-19. So, mag-iingat tayo guys, saan man sa mundo, ingat-ingat. Basta yung SPA, kailangan, ano, klaro yung mga ipipill up nyo. So, hanggang doon na lang guys. So, kung may ano kayo, may itatanong kayo, kung hindi malinaw yung video or yung pagkakasabi ko, i-comment nyo lang, sasagutin ko. Sige guys, bye-bye. Ingat tayo lahat.